mas POV. Mommy, saan ka napunta kanina? Tanong ng anak ko. Lumapit ako sa kanya at ngumiti. Maingat kong hinaplos ang pisngi niya. Nakita kong humuso ito at agad ko naman siyang hinalikan sa noo. Ang cute talaga ng anak ko. Manang-mana sa akin. May meeting kasi kami kanina anak, paliwanag ko sa kanya. Tumangon naman siya at niyakap ako. Mas napangiti ako dahil sa ginawa niya. Nakita ko naman na dumaan na si Mel dyan, kaya kagad ko siyang tinawag. Nandito kasi kami ngayon sa sala. Kakarating lang din namin dito sa mansyon. Why, Mommy? He asked. Hawak niya rin ang iPad niya. Umpo siya sa tabi ko. Ngumiti ako sa kanya at niyakap din. Nag-behave ba kayo kanina with Lola? Behave po ako kanina, pero si Clara po hindi. Natawa naman ako dahil sa sinabi niya. Alam kong hindi nagsisinungaling si Mel dyan. Lumipat ang tingin ko kay Clara at kitang-kita ko naman ang masamang tingin niya sa kakambal niya. Is it true, Clara? I ask. Hindi rin naman ako galit sa kanya. Naintindihan ko naman at isa pa, bata pa naman sila at alam ko makukulit talaga ang mga bata. Except na lang kay Mel dyan dahil kung kumilos parang binata na. Yes po. Sorry, Mommy. Umiling ako sa kanya at hinalikan ko ulit ang noo niya. It's okay, baby. Mommy is not mad. Huwag mo nang uulitin, okay? I ask. Tumangon naman siya at niyakap ako. Nang balingan ko ng tingin si Mel dyan ay busy na naman siya sa pagkalikot sa iPad niya. Gabi na at katatapos ko lang nabihisan ng pantulog ang mga anak ko. Nakahiga na rin sila sa kama at alam kong tulog na sila dahil paniguradong napagod din sila sa paglibot sa mall. Ang sabi po ni Mom ay naglaro rin daw sila. Tumayo na ako at nagpa siyang bumaba na muna dahil naiinom ako. 10 PM na rin kasi. Medyo na late lang natulog ang kambal ngayon dahil nakipaglaro rin sila kay Kuya Zubal. At nilaro nila yung mga napili at binili ni Mom para sa mga apo niya. Pag sila Mom and Dad ang kasama ng kambal, ay nispoiled nila ang kambal kahit sila Kuya David at Kuya Zubal. Ang sinabi lang nila ay hayaan ko na lang dahil minsan lang naman at mas okay na yun dahil bata pa sila at mas ma-enjoy nilang buhay habang bata pa sila. I can't agree with them sa totoo lang dahil ayokong lumaki silang spoiled. But I am happy na hindi sila ganon. May limitasyon rin naman sila. Kapag sinabi na hindi at bawal ay maintindihan na nila yon. I can give what they want pero yung alam kong kailangan at magagamit talaga nila ng pangmatagalan. But the only one thing I give to them is a complete family. Na hindi ko man lang sila mabigyan ng pagkakataong makilalang kanilang ama noon. But now na nandito na kami sa Pilipinas ay malaki ang chance na may pakilala ko na sila if ever na magtagpo ulit kami. At hindi malabo yun dahil sigurado ako nakasama siya sa event na gaganapin next week. Hindi ko rin naman naipakita ang litrato ni Lino sa kanila dahil wala naman siyang masyadong picture sa internet. Alam kong ayaw niya talagang mag-picture. Wedding picture sana namin, kaso naalala ko na naiwan ko pala ang lahat ng litrato namin sa mansyon niya. Inisip ko nga rin kung doon pa kaya siya nakatira o may bago na siyang bahay o mansyon. Ano na rin kayang ginawa niya sa mga ibang gamit kong naiwan. For sure, pinatapon na niya mga yon. Pagkatapos kong iminom ay tataas na sana ko kaso may nakita kong anino sa labas ng malapit sa pintuan. Kinusot ko rin ang mata ko dahil baka namamanikmata lang ako. Medyo madilim na rin kasi dito sa may sala at tanging malapit lang sa kusina ang nakabukas na ilaw. Hindi ko alam kung sino yon. Medyo malayo ang gate kung nasaan ang mga guard dito sa may pintuan. Imposible naman na guard yon dahil base sa nakita ko ay halatang matangkad yon at lalaki din. Mas matangkad pa nga ako sa mga guard dito sa amin. Siguro mga nasa 5'7 or 5'8 sila. Ang height ko na kasi ngayon is 5'10. Imposibleng akit bahay ang mga yon dahil masyadong secured dito. What if multo? Hindi kaya multo yun? Napakapit ako ng mahigpit sa paghawakan sa hagdanan dahil sa aking naisip, paano kung multo? Hindi naman sa natatakot ako sa multo, pero paano kung multo talaga? Don't tell me may nagpaparamdam na mga kaluluwa dito sa mansyon since medyo malaki rin naman ang mansyon nila dad. Imbis na makit na ako, hindi ko alam kung bakit naglalakad na ako ngayon papunta sa main door. Kinakabahan man ay nanginig kong binuksan ang pintuan. Tumingin pa ako dito sa paligid dito sa loob ng mansyon. Baka mamaya nasa likuran ko na palang multo. Madilim din sa may itaas. Bakit kasi hindi nila binuksan ang ilaw doon sa itaas? Kahit isang ilaw lang sana. Bakit naman ganitong oras magpaparamdam ang multo? Kung multo nga ba talaga? Wala pa namang madaling araw at gabi pa lang naman.
Binuksan ko ng pintuan at sumilip ng konti hanggang sa tuluyan ko nang mabuksan ang pintuan. Lumabas ako at sinarado to. Alam ko namang mag-self-defense kaya kung masamang tao man yun, ay kahit papano ay mapoprotektahan ko pa rin ang sarili ko. Masyado lang kasi akong curious kung sino yun. Baka may masama pa siyang balak. Malamig na simoy ng hangin ang bumungad sa akin. Tapos naka-nighties pa ako. Tumingin ako sa paligid pero wala namang tao. Akmang papasok na sana ako sa loob pero napahinto ako na makarinig ako ng pagpst. Lumingon ako at dahan-dahang humakbang papunta sa may garden. Doon banda kasi ko narinig yun. Diyos ko, akit bahay ba yun? Sino yan? May tao ba dyan? Tangina, engkanto ata yun. Malakas na rin ang pagtibok ng puso ko para akong aatakihin sa kaba. Dahan-dahan ako umatras habang nililibot ang paningin ko sa buong garden. Mabilis akong tumalikod at tatakbo na sana ako papasok sa mansyon pero napahinto ako sa aking narinig. Thelma, mahina ngunit madin ang pagkakasabi kung sino man yon. Napahawak ako sa bandang dibdib ko dahil sa kabang nararamdaman ko. Nalamig na rin ang mga palad ko. Ayoko man, ngunit nagawa ko pa rin lumingon sa likuran ko. I saw a man standing in front of me. Nakamask siya, katulad ng dati ng huling araw namin dito sa Pilipinas at nasa restaurant kami. Kaso si Lino yun. Alam kong si Lino yung dati pero ito ngayon ay hindi ako sigurado. Hindi ko maaninag ang mga mata dahil sa madilim ang paligid. Nasira kasing ilaw dito sa may garden at sa susunod na araw pa ipapaayos. Umatras ako patalikod. Akmang tatakbo na ako pero mabilis niyang nahawakan ang braso ko at mabilis na hinila papunta sa mas madilim na parte dito sa garden. Sisigaw na sana ako kaso mabilis niyang tinakpan ang bunganga ko. Pinilit kong magpumiglas pero masyado siyang malakas. Hindi ko naman magawang gamitin ang mga natutunan ko for self-defense dahil inipit ng dalawang paa niyang leg ko. Nasa likuran din ang dalawang kamay ko. Mabilis ang kilos niya na parang alam na niyang mga susunod kong gagawin kaya inunahan niya na ako. I felt the wall and he cornered me. What will he do to me? Who is he? I did my best para makawala sa kanya pero masyado talaga siyang malakas at di hamak naman mas malaking pangangatawa niya at mas matangkad siya sa akin. Hindi rin siya nagsasalita kaya mas doble ang kabang nararamdaman ko. I felt like he will do something bad to me. Sino ba talaga siya? Tinanggal niyang palad niya na nakatakip sa bibig ko kanina at sisigaw na sana ako para humingi ng tulong. Pero mabilis niya akong hinalikan for God's sake at hinawakan at pinisil-pisil niyang kanang dibdib ko. Malambing na halinghing ang lumabas sa bibig ko dahil sa ginawa niya pero hindi ko gustong ginawa niya. Harassment? Sinusubukan niya ba akong halayin? You're so fucking hot, wife. Yung boses? Boses yun ng ex-husband ko. Buong lakas ko siyang tinulak. Mabilis kong tinanggal ang maskara niya at dahil sa liwanag ng buwan ay nakita kong buong mukha niya at ito ay si Lino. Nagtataka ko siyang tinignan. Anong ginagawa mo dito, Lino? I asked at dininan kong pagsabi sa pangalan niya. Tinanggal naman niya ang hood niya at buong ulo niya ang nakikita ko. Why? Don't you like to see me, wife? Kumulot ang noo dahil sa sinabi niya. What is he talking about? I am not your wife anymore, Lino. What the heck are you talking about? At paano ka nakapasok dito sa loob? Kunot noong tanong ko sa kanya at hindi ko maiwasang pagtaasan siya ng boses. He didn't answer my question. And I saw him smirk. Mabilis siyang lumapit sa akin at walang pasabing hinalikan na naman ako. Puwersa kong ibinabaling ang ulo ko sa ibang direksyon at pilit naman siyang hinahabol ang labi ko. Sinubukan ko siyang itulak sa abot ng aking makakaya, ngunit mas malakas siya sa akin. Hinahalikan niya ngayon ang pangako at dahan-dahang bumababa sa leg ko ang mga halik niya. Shit! What he was doing is wrong. Lino, ano ba? At sa huling pagkakataon, ay muli ko siyang tinulak at agad ko siyang sinampal. Mukhang hindi naman siya nasaktan dahil mas ngumisi pa siya. Bakit mo ginawa yun? Bakit hindi mo ba ako namimiss? It's been 5 years, wife. I miss you so much, baby. Nababaliw na sabi niya takmang halikan niya ulit ako pero mabilis kong iniwas ang mukha ko sa kanya. Nakita ko naman na mukhang nainis siya dahil sa ginawa ko but I don't care. Hindi tamang ginagawa niya. Bakit pa niya ako nagagawang halikan kung hindi na kami mag-asawa? 5 taon na nakalipas, bakit pa niya nagagawa ito? Is he a psycho? Napatawad ko na siya but I hope he won't do some worse than this. Baka pag ginawa niya yon, mabawi lamang ang pagpapatawad ko sa kanya at mas kamuhian ko pa siya. Please, Lino, stop. Don't give me some reason to hate you right now. Please, pakiusap ko sa kanya sana lang ay makinig siya sa sinasabi ko.
He shook his head at walang pasabi niyang inangkin na naman ang labi ko. Hinahalikan niya ako ng mapusok. Nabigla pa rin ako sa ginawa niya. Masyadong matigas ang ulo niya para sundin ang sinabi ko kanina. And I realized that I was responding his kiss. He caressed my cheek and I felt his one hand na unti-unting bumababa papunta sa laeg ko. Hanggang sa tinanggal niyang manipis na tela na nakatakip sa isang dibdib ko. Iginilid niya ito't naramdaman kong mainit niyang palad sa kaliwang dibdib ko. You're so very sexy and hot, my wife. Mahina ako na paungol dahil sa ginawa niya. Lino, mahinang sabi ko sa kanya. Shit, malito. Hayop ka, Lino. Muntik pa ako mahulog sa patibong mo. Tinula ko siya, tinignan siya. Seryoso lamang siya nakatingin sa akin na tinintay ang gusto kong sabihin. Pero hindi ako nagsalita. Umalis ka na dito at kalimutan mo na yung kanina. Alam ko na alam mong mali yun. Leave now, Lino. Seryosong sabi ko sa kanya. Napataas naman ang isa niyang kilay kaya tinaasan ko rin siya ng dalawa kong kilay. Inirapan ko siya at mabilis ako naglakad paalis sa garden pero naramdaman ko na lamang ang dalawa niyang kamay na nakakapit sa bayawang ko. He's now hugging me. I miss you. Take care. See you soon. He said and he kissed my neck. Napatigil naman ako sa una niyang sinabi. Shit, Lino. Tinanggal ko ng kamay niya at mabilis ako naglakad at pumasok na ako sa loob ng mansyon. Nang maisarado ko ng pintuan, ay sumandal ako dito at napahawak sa may bandang puso ko. Mabilis ang tibok nito. Mas mabilis ngayon kaysa kanina. Hindi ko alam kung maiiyak ba ako o hindi. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. It's really hard to find out kung ano nga bang tunay na nararamdaman ko ngayon. Bakit niya ginagawa to? Ano bang kailangan niya? I remember what he said and did kaninang nasa restaurant kami. It's gave me goosebumps earlier. Flashback? After ko magbanyo ay lalabas na sana ako dito sa banyo, kaso bigla itong bumukas kaya napaatras ako. And I saw Lino. He's standing in front of me. His serious look makes my heartbeat beat so fast. Pero pinatatagan kong loob ko. Tinaasan ko siya ng isang kilay at seryoso ko rin siyang tiningnan. And what Mr. Gamos doing here? Sa mismong banyo pa ng babae. Are you gay? I ask. He just rolled his eyes on me at mabilis siyang lumapit sa akin. Ngumingisi siya ngayon at tila may gagawin siyang masama sa akin. Kumunot ang noo ko at tinulak siya pero hindi siya nagpatinag. I don't know pero kinaya kong lumaban ng pagtitigan sa kanya. It's nice to see you again, Thelma. Maganda ka sa pananamit mo pero masyadong exposed ang milky skin mo. And I can see your cleavage. Huwag mo kong bigyan ng rason para angkinin ka until you can't even feel your legs at hindi ka na makakalakad. And I'll make sure you na mag-wheelchair ka ng isang buwan. He said at tinignan ako pataas at pababa. He caressed my cheeks at mabil siyang lumabas dito sa banyo ng mga babae. What the heck? Is he crazy? He looks like a possessive husband even though he's not my husband anymore. Padabog akong lumabas sa banyo ng mga babae at tumingi ako ng malalim bago ako pumasok sa private room kung saan kami naka-reserve. Naabutan ko silang nagkakwentuhan at nagtatawanan. Umupo na ako sa pinag-uupuan ko kanina at tumingin ako kay Lino. I saw him smirking looking at me. I can't stop but rolled my eyes on him. And a flashback. Sa ginawa namin kanina parang nakalimutan kong asawa ko pala siya dati habang kasal pa kami at madali ko siyang napatawad. Inayos kong nighties ko at umakit na ako sa itaas. Mabilis akong nakarating sa kwarto ko at kitang-kita ang mahimbing na natutulog ang kambal ko. Humiga na rin ako at tinignan sila. I'm sorry baby, sa tingin ko nagkasala ako sa nangyari kanina. I don't know pero parang may nagtulak na lang sa akin kanina na mag-respond ako sa halik niya sa akin. Alam kong mali yun at pinagsisisihan ko na. Para bang bigla niya ako napasunod. Mabuti na lang at nagising ako sa realidad kaya hindi natuloy kung ano man ang balak niya. I can even remember that I felt his manhood at sobra ng alaga niya kanina. Agad ko namang naisip na siguro tigang ang hayop na yun at akong pinupuntirya niya. Muntik na akong madala sa ginawa niya kanina. Pinilit ko matulog pero hindi na talaga ako inaantok. That Lino, kasalanan niya kung bakit hindi ako makatulog ngayon. It's been a week na nagkita kami ni Lino. Today is the day na magaganap ang sinasabi ni Tita Victoria. Hindi na nga sana ako sasama para may kasama ang kambal. Dahil ayaw nilang sumama, pero napakiusapan naman nila Dad sila Meljan at Clara. Ayan, you're so gorgeous talaga madam, masayang sabi ng makeup artist ko. Actually, he's a gay and is one of the famous makeup artist and stylist here in the Philippines.
And take note, hindi lang dito sa ating bansa, kundi pati na rin sa ibang bansa. Stop calling me madam. Just Thelma, okay na sa akin? Pagtatama ko sa kanya. Ngumiti naman ako, nakaharap ako ngayon sa may salamin na may mga ilaw sa gilid nito. Okay, okay. Ano ba Mars? Pak na pak ang beauty mo. I can't believe na one of the famous supermodel ay binigyan ako ng chance para ayusin ko. It's super duper nakakaloka ng bongga. He yelled. Natawa naman ako dahil sa mga pinagsasabi niya. Day, magbihis na you. Pagtatawag naman sa akin ng isang kasamahan niya, pero babae naman ito na parang tomboy. I don't know but she's also beautiful, pero kung kumilos parang lalaki. I'm not judging her. I'm just saying the fact, but I do support those part of bisexual, LGBT, lesbian, and others. Tumayo na ako at pumasok sa walk-in closet ko. Kasama ko naman si Leia and that's her name. Tinanggal ko ng bathrobe ko at tumalikod. May suot naman akong underwear, except bra. Tinulungan niya akong suotin ang gown ko. Nang masuot ko na ito'y lumabas na ako at tumingin sa malaking salamin kung saan kitang-kitang buong katawan mo. This gown is beautiful. It's a prom dress sleeve and a style sleeveless fabric. And may built-in bra na ito. Kaya hindi na ako nagbra pa kanina. The color is candy dark purple. May slit din ito sa kaliwang bahagi ng dress at kitang-kitang mahahaba at mapuputi kong binti. Oh my God! Napaka-diyosa mo naman! Sabi ni, bagay na bagay sa yung suit na gown mo ngayon. Oh eto, suotin mo ng heels mo and mag-ready na you, he said. Sinuot ko naman ang heels ko. Tinignan ko ulit ang sarili ko sa salamin. Bagay nga, nagpabangon na ako at inalalayan naman nila kung bumaba dito sa hagdanan. Nakita kong pamilya kong hinihintay na ako sa may sala. Napakunot ang noo ko dahil wala sila Kuya Zobel at ang dalawang anak ko. Alam na rin ang dalawang nag-ayos sa akin na may anak ako. Tinanong pa nga nila kung sinong ama, pero nginitean ko lang sila at bigla na lang silang napatakip sa mga bibig nila kanina. At sure ako na alam na nila kung sinong ama. Mukha ni Meljan ang sagot sa katanungan nila. You're so beautiful, anak. Masayang banggit ni Mom at tinignan ako taas hanggang baba. Habang nakangiti at ganun na rin sila Dad and Kuya David. Pero bigla kong naalala ang mga anak ko. Nasaan sila Kuya Zobel at ang kambal? Nagtatakang tanong ko sa kanila. Lumabas eh. Nagpapapili kasi si Clara ng cotton candy at gummy worms. Kaya lumabas sila para bumili. Tapos sumama rin si Meljan. Ang sabi mauna na lang daw tayo kung tapos ka na ayusan at wala pa sila. Susunod na lang daw sila eh. Wala pa sila? Kaya let's go, paliwanag ni Kuya David. Tumango na lamang ako. Alam ko naman na safe ang kambal. May tiwala naman ako kay Kuya Zobel. Alam kong hindi niya hayaan ang mga pamangkin niya. We are here now. I can see the light na malapit na sa red carpet. Malaki rin ang venue at maraming mga kameraman at ibang taong nakaabang dito sa labas. Huminto ang van sa mismong tapat ng red carpet. Pinagbuksan naman kami ng pinto ng van at nauna akong lumabas at sumunod sila Kuya. Maraming flash na galing sa camera ang bumungad sa amin. Tumalikod ako konti dahil nabigla atang mata ko sa mga flash na nakakasakit sa mata. Ngumiti na lamang ako sa kanila at sumunod sa kanila Dad na naglalakad papasok sa loob ng hotel. Isa ito sa mga magagaarang hotel dito sa Pilipinas. And I don't know kung magkano binayad nila, for sure nasa milyon na ang binayad nila for reservation. Hanggang sa loob ay mga cameraman at ibang mga nagbabalita sa TV ang nakaabang na rin sa amin. They're also asking us pero wala kaming sinagot. And I am not on my mood to answer their question. Pumasok na kami sa isang malaking pintuan at ang bumungad sa amin ay napakaganda at malakas na tunog. The decoration looks so elegant. Marami rin ang dumalo pero alam ko ay mga inimbitahan lamang nilang mga ibang nandito. Tumingin ako sa paligid, baka nandito na sila Kuya at ang mga anak ko. But to be honest, para may gustong hanapin itong mata kong ibang tao dito, I guess pupunta siya dito. If ever na nandito man siya ngayon, ay bala ko nang ipakilala sa kanyang mga anak namin. Napag-alaman ko rin na single pa rin siya at wala pang girlfriend o asawa. Hindi ko alam pero nalaman ko yun ay may parte sa puso kong natutuwa sa aking nalaman. Matagal naman na akong handang ipagtapat sa kanya ang totoo at kung ano man ang magiging reaction niya ay nakahanda na rin ako para sa nararamdaman ko. Upo naman kami sa may table number 1 at sa tingin ko dito rin uupo sila Tita Victoria. Nakakatuwa nga rin dahil pareho kami ng pangalan, kaso first name niya ang Victoria at third name ko naman ang Victoria. Marami-rami na rin ang pumapasok dito sa loob. Mukhang nagkakatuwaan na lahat. Nakatingin pa rin ako sa may pintuan. Wala pa rin kasi sila Kuya Zobel at ang kambal.
May lumapit naman na dalawang matanda sa amin. I don't know them at hindi pa naman ako masyadong pamilyar sa mga ibang negosyante dito sa Pilipinas at ibang bansa. Nakangiti silang lumapit sa amin. Agad namang binati nila Mom and Dad ang dalawang mag-asawa na may katandaan na. Iha, napakaganda mo naman talaga sa personal. Kayong dalawang dapat ang nagkaanak kayo ng marami. Ang gaganda at ang gwapo ng mga anak niyo. Sayang ang lahi, natatawang sabi ng matandang babae. I don't really know their names or surnames. Hindi ko maiwasang matawa sa sinabi nila. Awkward naman na tumawa sila Mom and Dad. Actually, naalala ko ang kwento ni Dad noon. Balak talaga nila na 10 anak ang gawin nila, kaso umayaw na si Mom. Nagkwentuhan lamang sila at ako naman ay patingin-tingin lang sa paligid. Nakita ko naman na pumasok ang pamilyang Gamos, ang magulang ni Lino, ang kapatid niya tang lola niya tang huling pumasok ay si Lino. Kitang-kita ko mga mata ng ibang kababaihan ay nakatuon sa pwesto niya. Para itong hari kong maglakad, ang kanyang aura ay kaagaw ng pansin. Papalapit na sila dito kaya mabilis ko nang iniwas ang paningin ko sa kanila at tumakto na parang walang nakita at alam na nandito na sila. Felix and Milagros, pasensya na't nahuli kami medyo natagalan kasi kami sa paghihintay dito kay Lino, bungad sa amin ni Tito Damaso. Umupo naman na sila sa mga bakanting upuan. Tumingin ako kay Carmina, ang kapatid ni Lino. Kitang-kita kong mga kislap sa mga mata niya na nakatingin sa akin ngayon at malaki ang ngiti. Ngumiti naman ako sa kanya at kumaway. Narinig ko pang tili niya na parang kinikilig kaya sinaway siya ng kanyang ina at tumingin sa direksyon ko. Ngumiti siya at ganun din ako. Napunta ang tingin ko kay Lino. Seryoso lamang siya nakatingin sa akin. Nagkatitigan kami ng ilang segundo pero ako nang unang umiwas ng tingin sa kanya. Ngayon ko lang napansin na isang upuan na lang ang pagitan namin. Si Kuya David ang pumapagitna sa aming dalawa ni Lino. Mas okay na yon kaysa naman sa magkatabi ko pa siya. Hindi ko maiwasang maalala ang mga nangyari noong nakarang linggo. Hindi ko nga rin alam kung paano siya nakapasok sa loob eh. Tumingin ulit ako sa pwesto niya pero mataimtim lamang itong nakatingin pa rin sa akin. Ate Thelma, it's nice to see you again. Napatingin ako kay Carmi na bigla ito magsalita. Malaki pa rin ang ngiti niya sa kanyang labi. Natutuwa ako sa batang yan dahil napakamasiyahin at sobrang masaya kapag nakikita ako. Naalala ko mga araw na sinabi niyang idol na idol daw niya ako. Nice to see you too, Carmi. How are you? I ask. Huminga siya ng malalim at saka ngumuso. Well, I'm fine naman, pero masama nga lang palang welcome sa akin ng kuya ko nung umuwi kami dito sa Pilipinas noon. It's like, how he doesn't wanted to see me talaga, she said. Napalaki naman ang mata ko dahil sa sinabi niya at nakita kong sinamaan siya ng tingin ng kuya niya at kitang-kita kong paano nila inirapan ng isa't isa. To be honest, nung kasal pa kami ni Lino, noon ay ganyan na silang dalawa, para silang aso at pusa. Naiirit at naasar kasi si Lino sa kapatid niya. Aminin man niya o hindi ay pansin na pansin ko yun noon kapag bumibisita si Carmina sa mansyon ni Lino noon. Hi David! Masiglang bati niya kay kuya. Tumingin ako kay kuya at seryoso lamang yung tinignan si Carmi. If I know, may crush naman talaga si Carmi sa kapatid ko simula noon pa lang. Tumangula si kuya bilang sagot. Napanguso naman si Carmi dahil hindi mo lang siya binati pabalik ni kuya. Bakit hindi mo siya binati pabalik kuya? Nagtatakang tanong ko sa kanya pero mahina lamang yun at tanging kaming dalawa lang ang nakarinig. Huminga siya ng malalim bago sagutin ang tanong ko. I just don't want to greet her back. Diretsong sagot niya. Ba't ang sungit mo? I ask. Okay pa naman siya kanina. Bakit bigla atang naging seryoso siya? Hindi ko na siya pinansit baka maging dragon pa. Medyo kabado rin ako. Dahil wala pa sila kuya at nag-uumpisa ng party. Ba't bang tagal nila? Tinextan ko na rin si kuya pero wala pa rin siyang reply. Ayoko mag-overthink pero hindi ko maiwasan. Lalo na't kasama niyang mga anak ko. Baka mamaya kung ano nang nangyayari sa tatlong iyon. Sana naman at maling naiisip ko. Tumintingin lang ako sa paligid at baka sakaling makita ko sila kuya. Sila Mom and Dad naman ay nasa stage kasamang magulang ni Lino. Patuloy pa rin ako sa paghahanap kanila Kuya Zobel. Pero napatigil ako dahil namataan ko na nakatingin sa akin si Lino. Kahit medyo madilim ay kitang-kita ko na ngayon na sa akin siya nakatingin. Tinaasan ko siya ng kilay at tinitigan din siya at binigyan ko siya ng what is your problem look. Tinaasan din niya ako ng kilay at ngumisi. Kaya naman kumunot ang noo dahil sa pagngisi niya. Mabilis kong iniwas ang tingin ko sa kanya. Kapag nakikita ko siya, naalala ko naman ang nangyari last week. Nagulat ako nang may biglang kumalabit sa likuran ko.
Tinignan ko naman kung sinong kumalabit sa akin at si Kuya Jobert. Etong pinsan namin. Namiss niyo ba siya? Ako kasi hindi ko siya namiss eh. Biro lang. O kuya, buti naman at nakapunta ka. I ask. Ngumiti siya at umupo sa bakanting upuan sa tabi ko. Late na nga rin ako. Sila dad hindi makakapunta dahil nasa ibang bansa sila kaya mag-isa lang ako na pumunta ngayon. Sila Meljan at Clara nasaan? Tanong niya sa akin. Hindi ko nga rin alam eh. Ang sabi ni Kuya David kasama ni Kuya Zobel, ang kambal kanina pa sila wala. Kinakabahan na nga rin ako eh. Paliwanag ko sa kanya. Don't be nervous, baka na traffic lang sila kaya naman naubusan ng gas si Zobel. Tumango lang ako at nilibot kong tingin dito sa loob. Excuse me muna, magbabanyo lang ako kuya. Pagpapaalam ko kay Kuya David. Tumango lang siya at habang seryosong nakatingin sa my stage. Mabilis akong tumayo at naglakad papunta sa may restroom. Medyo nahirapan pa akong hanapin dahil bukod sa medyo madilim dito sa loob ngayon at tanging nakatutok lang ang spotlight sa my stage kung nasan sila mom and dad. Nang mahanap kong banyo ay pumasok na ako. Nahirapan pa ako dahil nakagown ako. Linus POV. Nang umalis si Telma ay tumayo na rin ako para sundan siya. Narinig kong pupunta siya sa banyo. I want to talk to her and I miss her so much. I was about on restroom pero may nakabanggaan ako. Nang tinan ko kung sino ito isang batang lalaki na nakayuko, kumunot ang noo ko. Bigla naman niyang inangat ang ulo niya at napatigil ako dahil sa akin nakikita. Tila nakikita kong itsura ko sa batang lalaki na nasa harapan ko ngayon. Sa tingin ko'y nasa 5 o 6 na taon na ito. Maputi ito at gwapong bata. He have the aura na seryoso at matalinong bata. He just coldly staring at me. Shit, I don't know why pero nararamdaman ko na lamang ang mabilis na tumibok ang puso ko. Umiling ako at sinamaan ang tingin ng batang pasdit na nasa harapan ko ngayon. Hey kiddo, what are you doing here? Who's be with you? I ask. Sino bang magulang ng batang ito at kung saan pa napapadpad? Kumunot ang noo ko at ganun din siya. Nagkasalubungan ang dalawang makakapal niyang kilay. Kuhang-kuha niyang aura ko, halatang ginagaya ko ng batang paslit na ito. It's look like he's my son but it's not. Wala naman akong anak. Ni hindi ko nga alam na may anak ba ako kay Telma o wala. But I think wala naman dahil wala naman akong nabalitaan. Or maybe I have a twins and this is his son? I don't think so. Alam ko naman na wala akong kambal at dadalong anak lang naman kami ni mom and dad. Hey old man, hinahanap kong tito ko. Hindi ko alam kung nasa siya at nakita mo ba siya? Tanong niya. Ang cute ng boses niya. Wait, shit. Tinawag niya ba akong old man? Don't call me again that shit. I don't know you and I don't know who's your uncle. I said. Pinag-cross niyang dalawa niyang braso. He's too matured, ha? Kung umasta ito'y parang nasa 20s na. At bakit mo ako minumura, old man? At bakit hindi? Pwede kong tawagin na sino man kung anong gusto kong itawag sa kanila. Matapang na sabi niya. Who are you and what is your name? I ask pero sinamaan niya lang ako ng tingin. Sabi sa akin ng mama ko, huwag daw makipag-usap sa stranger. At hindi ko sasabihin sa'yo kung anong pangalan ko dahil hindi mo nga alam kung sinong tito ko. Shit, but you're already talking to me. I said at pinipigilan ang sarili ko. I don't care, you're still stranger to me. He said at masinaman niya ako ng tingin. I can't deal with this kid though. Baka ano pang magawa ko sa kanya? Mas mabuti na ako na lang ang magtapos ng conversation na to dahil baka hindi ako makapagpigil at mainis na ako na sobra sa batang ito. You know what, kiddo? I'm not a kid anymore. Napatigil ako nang sumigaw siya nang hindi na siya bata. Hindi ko mapigilan tumawa. Nakakatawang batang ito. Hey, makinig ka sa akin. Ayoko na masyado makipagtalo sa'yo. Hindi ko alam kung sinong tito mo o maging ang nanay mo. Just go and ask someone if they know who's your uncle. I need to talk to my woman. I said at akmang tatalikuran ko na siya pero mabilis siyang tumakbo sa harapan ko at may hinang sinuntukan tiyan ko at inapakan ang paa ko. Hindi naman masakit ang ginawa niya sa akin. Tumingin ako pa ibaba sa kanya at kunot-noo ko siyang tinignan. Naka-crossed arm pa rin siya. Tinaasan niya ako ng dalawang kilay at dinilatan. Mas nabwisit ako sa pagdilat niya sa akin. What the heck? There's something to this young kid. He's too strong to make some argument to me at nagawa pa niya suntukin ako at apakan ang paa ko. What do you need? Shit, wala akong pake kung marinig niyang mura ko. Nagpipigil ako ng inis. Nakataas pa rin ang mga kilay niya. Matapang ang batang ito. Sino bang tatay nito? Gusto ko lang sabihin na nakakabwisit ang anak niya. I just want you to know that you're so pangit and you're a bad guy and you look so old na.
My uncle told me that I am handsome and you are so super pangit. Isusumbong kita kay mami ko. Bad ka. I hate you, old man na pangit. Bleh! Sigaw niya. Nangalit ang ngipin ko sa sinabi niya. Huwag mo akong bastusin, bata. Pareho tayo ng mukha't kung tatawagin mo ulit ako ng pangit. Pangit ka din. Gets mo ba? Nainis na talaga ako sa batang ito. But my mom told me na handsome ako at ako lang ang gwapo, not you. Isusumbo kita sa mami ko. Napaigting ang pangako dahil sa sinabi niya. I don't care if isumbong mo pa ako sa magulang mo. You have no rights to call me pangit, kiddo. Seryoso ang sabi ko sa kanya. I hate you na! Isusumbo kita sa mami ko! Bad ka! Pangit! Tumalikod siya, tumarap ulit sa akin at saka ako dinilatan. No way! I don't care, ikaw mas pangit! My family told me that I am handsome and ikaw lang pong pangit! You're so old na ba't you're super childish mo? Namamatol ka pa na mas bata sa'yo? Bleh! He said at mga hawakan ko na sana siya pero mabilis siya tumakbo palayo sa akin. That kid! Shit! How dare him to call me that word pangit! Kung hindi talaga bata yan, baka may nakahimlay na bangkay dito sa harapan ko ngayon. But the only thing my mind thinking, who's his mother and father? Bakit pareho kami ng muka? Wala naman akong naalala na may nakama akong ibang babae, maliban kay Thelma. But it's too possible. Alam ko namang malinis pa rin akong lalaki at si Thelma lang ang nagagalaw ko. Sino bang batang yun? I shook my head at mabilis akong pumunta sa may restroom ng mga babae. I really need to talk to my wife. I missed her so much. Bahalang batang maliit na yun. I don't care if magsumbong pa siya sa mommy niya. Anong mangyayari ngayong nakaharap na ni Lino ang anak niya? Anong gagawin niya kapag nalamang nagkaanak sila ni Thelma? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.